Isang mapagpalang araw po, mga kapatid, sa inyong lahat. At isa pong kagalakan muli na kayo ay akin pong makapiling at makasama sa araw pong ito ng Lunes, ang unang araw ng atin pong pakikipagbaka muli sa at sa buwa araw-araw pong ating pong buhay. At akin po kayong binabati ng isa pong belated Happy Hearts Day or Valentine's Day, no? Sa mga nagdiwang po ng mga araw ng mga puso, ay maraming salamat po sa inyong pagpapakita ng inyong pagmamahal, unang-una sa mga taong malapit sa atin. At higit sa lahat, sa atin pong Panginoon na patuloy po na hindi nagsasawa na tayo po ay pagkalooban ng mga biyayang atin pong kailangan. At mga kapatid, welcome po kayo sa atin pong Daily Grace of God's Word na isinasagawa po ng atin pong church ng Fullness of Christless Fellowship, sa kabilang po ang mga lingkod ng Panginoon sa loob po ng iglesia pong ito. Ngayon pong umaga, inais ko pong mag-share sa inyo about the real love, no? Dahil po ay meron pa tayong yung tawag po ating hangover of sa araw ng mga puso na atin pong ipagdiwang kahapon. At kung meron po kayong mga Biblia, kayo po ay makibukas sa akin sa aklat ng unang Korinto, ang kapitulo 13, ang talata po ay 1-7. Or 1 Corinthians chapter 13, verses 1 and 7. Ito po ang sabi, at ito po ay akin pong babasahin sa salin po ng Magandang Balita Biblia. Ito po ang sabi, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaungaw o pompiang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng panampalataya, ano pa't makapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat kong mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Sa Diyos ang mataas na karangalan at papuri sa Kanya pong mga salita. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sumandali, mga kapatid. Dakila at mahabaging Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo ngayong umaga. Salamat sa isa pong pribilehiyo na kami po ay makalapit sa iyo at magkaroon po ng pagkakataon na makapag-aral ng iyong mga salita. Ang aking panalangin ay samahan niyo kami sa gabay ng iyong banal na Espiritu Santo sa pamamagitan po ng pagbukas ng aming puso at pagbigay ng liwanag sa aming isipan ng iyong mga salita ay tunay nga po naming maunawaan. Pagpalain niyo pong amin pong mga kapatid at mga kaibigan na makakasama ngayong umaga sa pag-aaral pong ito. Ang aking dalangin ay kanila pong maranasan ang tunay na biyaya at kadakilaan ng iyong pag-ibig sa mga taong nagmamahal sa iyo. Salamat po
Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Muli po, isang magandang umaga sa ating lahat at salamat sa pagkabasa po ng salita ng atin pong Panginoon. 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 7, ito po ay nagpapakita sa atin mga kapatid about love. At ito pong akin pong binasa in chapter 1, in chapter 13, verse 1 to 7, ay nais ko po itong bigyan ng isa pong tema na atin pong pag-uusapan ngayon in a specific matter, no? In a specific concept na atin pong dapat maunawaan ngayon is about how can we distinguish the real loved. Paano po natin makikilala? No? Paano natin makikita? Paano natin mauunawaan ang tunay na pag-ibig? Sabi po ni Mother Teresa, it's not how much you do, but how much love you put into what you do that counts. Napakaganda pong pananalita ito pong kanya pong binitawan na it's not how much you do. No, hindi yung gaanong ginawa mo, but how much you put into what you do that counts. Kumbaga, anong klaseng pag-ibig? Gaano yung measure ng love, bigat ng pag-ibig na iyong ginawa, na iyong inilagay doon sa iyo pong ginawa? At yun po ang counts. At yun po ang merong factor sa buhay ng tao. Alam niyo po, kapag ang ating pong ginawa sa buhay ng isang tao ay kaakibat po ang pag-ibig at pagmamahal, yun po talaga ang nagbibigay ng impact sa buhay ng tao. The love, the amount of love that we put into what we do or what we did in the lives of other people. Ang tanong po lamang ay paano natin ma-distinguish ang tunay na pag-ibig. How can we distinguish real love? Ngayong umaga po ay atin po itong pag-uusapan. Paano nga ba? Paano ba natin makikilala? Paano ba natin mauunawaan? Paano natin makikita ang tunay na pag-ibig? Una po, makikita natin, we can distinguish the real love through the greatness of real love. Makikita natin ang tunay na pag-ibig sa kadakilaan nito. Ang sabi po ng verse 1 and 3, natin pong mababasa, allow me to read in Filipino version, sabi niya po, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaungaw o pompiang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng panampalataya, at ano pat makapaglilipat ako ng mga bundok, ngunit kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Tingnan po yung verse 3. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Mga kapatid, ang bigat nung mga talata pong ito, nang sabi niya po, makapagsalita man ako, sabi ni Pablo, makapagsalita man ako ng mga wika ng tao o ng anghel, kung wala naman daw love, kung hindi naman totoo ang iyong pag-ibig, wala rin siyang kabuluhan. At ang mabigat po rito, sabi niya po, may kakayahan mang siyang magsalita
umunawa ng mga mensahe at mga kaalaman mula sa Panginoon o meron man siyang uri ng pananampalataya, ano yung pananampalataya na laging hinahanap ng maraming tao. Sabi nga po, yung uri ng pananampalataya na kayang magpalipat ng bundok. Pero kung wala namang pag-ibig, wala ka rin mapapala. Ganito kadakila ang pag-ibig. Alam niyo po, maraming tao sa ating kapanahunan, we want great life. We want great knowledge. We want great wealth. We want great names. We want a great status in life. At lalo po ito, great faith that can move mountain. Pero ang sabi po ng Bible, kung walang love, kung walang totoong pag-ibig, para ka lang maingay na bagay na hindi kayang intindihin at hindi kayang unawain. Sabi niya po, kung walang pag-ibig, even you do miracles without love, wala ka rin mapapala. Kaya paano natin ma-distinguish ang tunay na pag-ibig? Uunawaan, makikita natin, ma-distinguish natin ang tunay pong pag-ibig through the greatness of real love. Sa greatness po ng real love. Ano po ang greatness ng real love? Ano po ang kadakilaan ng tunay na pag-ibig? First, it is greater than tongues. Sabi nga po niya dito, ito ay dakila pa sa mga bagay na salita ng anghel, salita ng heavenly language na sinasabi, it is greater than tongues. No, sabi ng verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingangaw o pyompyang na maingay. Ito yung kapara. No, so great love, the greatness of the love, ma-distinguish po natin yan. First, it is greater than tongues. It is greater than language of men or language of angels, sabi ng scripture. Alam niyo po, walang duda that human words have power. Words can win or wound. Kiss or kill. Inspire or infuriate. Pero alam niyo po, pinaalalahanan tayo ni Apostle Pablo that our words, no, sabi po ni Apostle Pablo, ang ating mga salita, kapag wala po ng pag-ibig ng Diyos, ay tunay, ay katulad lang ito ng isang umaalingaw-ngaw na kampana o isang pompiang na maingay. Even though words have power, but without love. Nasabi ko nga po kanina, ang salita kayang pumatay. Ang salita kayang manggamot. Ang salita kayang maghilom, magpahilom, magpagaling. Ito rin ay kayang magsugat. Pero kapag ang atin pong salita kulang, wala ang pag-ibig ng ating Panginoon, it is like a sounding gong or cymbal. Useless. Kaya the greatest of love, it is greater than tongues. Second,
The greatness of real love, it is greater than prophecy. Sabi po ng verse 2 in English version, if I have gift of prophecy, and I can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains but have not love, I am nothing. No, kahit daw sabi niya, kahit meron kang kakayahan, ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong kabuluhan. Kahit anong galing nating magsalita, kahit anong galing nating mag-preach, mag-share, kapag walang pag-ibig, it's nothing. At hindi lang yan, yung greatness of real love, it is greater than insight and knowledge. No, sabi ng Bible, maunawaan ko man, meron man akong kakayahang umunawa ng lahat ng hiwaga, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong kabuluhan. It is greater than also from miraculous faith. Ano sabi niya? Dakila itong pag-ibig, ang kadakilaan ng pag-ibig. It is greater than miraculous faith. May kakayahan man ako, magpaglay man ako ng isang panampalataya. Ano pat makapakapagpalipat ako ng mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Mga kapatid, sabi niya, I am nothing. Tingnan mo yung kadakilaan ng pag-ibig. Ito'y dakila pa sa mga bagay na pinapangarap ng maraming tao. Love, real love, it is greater from those things that people had been admired and yung mga inaambisyon at pinapangarap, inaasam ng maraming tao. Why? It is greater than tongues, it is greater than prophecy, it is greater than miraculous faith. Hindi lang yan, it is greater than benevolence. Tingnan niyo po ang sabi po ng verse 3. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, ngunit wala rin akong naman akong pag-ibig, wala rin naman akong mapapala. Alam po natin na kahit ganon yung ating charity, gaano kung walang pag-ibig na kasama doon, wala ka rin mapapala. Ganito ang pag-ibig, ganito ang tunay na pag-ibig. At hindi lang yan, ang sabi po ng verse 3, it is greater than martyrdom. Sabi niya, ipamigay ko man, ialay ang aking katawan upang sunugin. Ngunit wala ako naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Alam niyo po mga kapatid, ipamigay ko man ang ari-arian ko lahat, ialay ko man ang aking sarili upang sunugin, ito na yung martyrdom. Makita natin, it is the highest sacrifice na maibibigay ng isang tao. Ngunit kung wala itong kalakip na pag-ibig, wala ka rin mapapala. Ganito kabigat ang tunay na pag-ibig. Ganito natin ma-identify. Ganito natin makikita ang pag-ibig na gustong ipakita ng Panginoon sa atin. In verse 8, ang sabi po ni Apostol Pablo sa verse 8, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika. At dilipas ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Kaya dito po sa verse 8 ay sinabi po sa Pablo that the real love is the great gift. Ang dakilang pag-ibig, ang malaking regalo. Why? Sabi niya po, prophecies will cease. Tongues will be stilled.
knowledge will pass away, but love, the real love, never fails. So ito yung gustong ipakita ng Panginoon sa atin. Kaya how can we distinguish real love? Real love, we can distinguish through the greatness of real love. Makikita natin, ma-identify natin ang kaibahan ng dakilang pag-ibig, ng tunay pong pag-ibig sa pamamagitan ng kadakilaan ng tunay na pag-ibig. Kaya marami po ang nagsasabi, paano natin makikita na totoo ang pag-ibig ng isang tao? Paano makikita na totoo ang kanyang pagmamahal? Ito ay makikita sa kadakilaan nito. At ang pag-ibig ng Panginoon, na tunay na pag-ibig, ay kanya pong ipinakita sa atin kung paano ito natin ma-distinguish from other love. First, we can distinguish the real love through the greatness, its greatness, at ang kanya pong kadakilaan, it surpasses everything. It surpasses doon sa mga taong, sa mga inaasam ng tao, doon sa mga bagay, kakayahan na inaasam nila. Sa atin pong pananampalataya, people wants to speak in tongues. People wants to prophesy. People wants to give everything. People wants a miraculous faith that can move mountain. People wants to see their martyrdom. Pero ang sabi ng Bible, kapag ito ay walang kalakip na pag-ibig, kapag ito ay hindi udyok ng pag-ibig, kapag ito ay hindi motivated ng pag-ibig, sabi ng Bible, wala ka rin mapapala. Wala ka rin kabuluhan. Kaya mga kaibigan, napakahalaga po, ang tunay na pag-ibig ay atin po itong maunawaan. Pangalawa, how can we distinguish the real love? First, through its greatness. Second, through the characteristics of real love. Makikita natin, ma-distinguish natin, makikita natin ang kaibahan ng tunay pong pag-ibig through the characteristics ng tunay na love. Tingnan po natin in verses 4 hanggang 7 ng 1 Corinthians chapter 13. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Makikita natin ang kaibahan ng pag-ibig na tunay sa pamamagitan po ng mga katangian nito. Through the characteristics of the real loved. Ano po ang unang characteristics natin pong binasa? Real love is patient. Sabi po ng verse 4, ang pag-ibig ay matiyaga. Ano pong ibig sabihin? It always describes patience with other people, not with circumstances. So ang pag-ibig po ay ipinapakita ang kanyang pagtiyaga sa ibang tao, hindi sa circumstances. Alam niyo po,
Kaya natin magpasensya sa ating kalagayan, pero ang hirap magpasensya sa ibang tao. Ano yung word pong matyaga? Patience describes those who are slow to anger. No, yung hindi lagi mabagal magalit, hindi lagi magagalitin. Pangalawa, real love is kind. Magandang loob. Or mabait. Sa ibang version, mabait. Kindness had been described as real love in action. So yung pagiging pong magandang loob, ito po ay pinapakita ang tunay na pag-ibig sa kanya pong mga gawa. In those things we do for someone in need. Yung atin pong ginagawa sa ibang tao na nangangailangan. That is kindness. No, it has been described as real love in action. Isa ito sa bagay na atin pong dapat makita. Ito yung pangalawang katangian ng real love. No? Real love is kind. Real love is patient. At ang pangatlo po, real love honors God. Sabi po ng verse na ang pag-ibig ay hindi mainggitin. Ang pag-ibig hindi mayabang, nyimag mapagmataas man. So ano pong ibig sabihin? Alam niyo po, yung taong mainggitin, yung taong mayabang, yung taong mapagmataas, ito yung mga bagay na naging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng misunderstanding of God's gift. Yung taong mainggitin, yung taong mayabang, at yung taong mapagmataas, hindi niya nauunawaan. Kulang ang kanyang pag-unawa doon sa mga bagay na regalo sa kanya ng Panginoon. Yung mainggitin, hindi niya ma-appreciate yung bagay na ibigay ng Panginoon sa kanya at kanyang kinaiinggitan ang mga bagay na bigay ng Diyos doon sa iba. Hindi yun ang pag-ibig. Hindi yun ang nag-o-honor sa Panginoon. Kapag ang taong mainggitin, alam niyo yung taong namang mayabang at mapagmataas, hindi niya maintindihan that God blessed him, binigyan siya ng Lord ng mga bagay, pinagkatiwala sa kanya ng Lord ang bagay na meron siya ngayon, hindi para ipagmalaki sa iba, hindi para maliitin ang wala, kundi para magkaroon siya ng recognition or realization how good God is. And to be grateful and gracious na tao. Kaya alam niyo po, mga kapatid, nang sinabi ng Bible, na love does not envy, does not boast, and does not proud. Nang pag-ibig ay hindi mainggitin, ang pag-ibig ay hindi mayabang, ang pag-ibig ay hindi mapagmalaki, kanya lamang pong ipinapakita ang katangian ng pag-ibig na ang tunay na pag-ibig, ito ay nagpaparangal sa Panginoon. Na ang tunay na pag-ibig ay nagpaparangal sa Diyos. Real love is able to rejoice at the achievements and gifts of others because it knows God is honored. No? Ang tunay na pag-ibig ay merong kakayahang matuwa. Ang tunay na pag-ibig ay merong kakayahang magalak sa mga naabot at katagumpayan ng ibang tao. At ang mga kaloob ng Panginoon sa iba, dahil ito ay alam niya na ito ay nagpaparangal sa atin pong Panginoon. Ito yung katangian ng pag-ibig. Sabi po ng Bible, it is not rude. It is not selfish. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. It's not delight in evil.
So ipinapakita ng Bible na ang tunay pong pag-ibig, ang laging tinitingnan ay ang mga bagay na mabuti at hindi ang mga masama. Huwag nating makita ang mga bagay na hindi kaaya-aya. Dapat ang ating nakikita ay ang mga bagay na kapuri-puri. Why? Sabi pa, ang real love rejoices with the truth. It always protects. It always trusts. Mapagtiwala, it always hope, and it always persevere. Ano pong ibig ipakita noon? Una, ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ang kanya ang katangian ng tunay pong pag-ibig, ito ay nakatingin sa mga bagay na mabuti lamang at hindi niya tinitingnan ang mga bagay na masama. Ang kanyang emphasis na makita sa tao ay ang kabutihan nito sa kanyang kapwa at hindi ang mga bagay na masama. Alam niyo po, meron tayong kilala ng mga tao na kapag bumanggit ka ng pangalan sa kanya, ang kanyang agad sasabihin, kilala ko yan. At ang lahat na kanyang itataytay ng mga salita na kanyang pag-istingis sa tao ay ang kasamaan nito. Ang kanyang nakikitang masama at walang mabuti. Alam niyo po, hindi tunay na pag-ibig yan. At hindi rin tunay na kaibigan yan. Because the characteristics of real love, it looks on the good and not on the bad. At ang real love, sabi po ng scripture, ang pag-ibig ay matiisi na pagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Ito po isa pong katangian pa rin ng pag-ibig. That real love always gives a second chance. It never gives up. At it never quits. It never ends. So, hinati niya po, no, ang pag-ibig ay hindi tumitingin sa mga bagay na masama, kundi sa mabuti, ang tunay na pag-ibig, at ang tunay na mabuti na pag-ibig, ito ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Mga kapatid, ngayong umaga, nakita po natin, no, in a very simple way, because we are in the month of love, and all people all over the world is celebrating love. But the problem is, are we celebrating, are we demonstrating the real loved? At atin pong ipinakita, paano madistinguish ang tunay pong pag-ibig? Ang tunay pong pag-ibig, ito ay makikita unang-una sa kanyang kadakilaan. Ang kadakilaan po ng pag-ibig, it surpasses, it is greater than all things na ina-ambition po ng tao. Kaya nga, hindi mahalaga kung anong ginawa mo. Ang mahalaga, gaano kalaking pag-ibig ang iyong inilagay doon sa ginawa mo. Second, we can distinguish the real love by its characteristics. At nakita natin ang characteristics ng tunay pong pag-ibig. It honors God. Characteristics, it's demonstrating love in action. The characteristics of the real love, it looks on the good, not on the bad. And the characteristics of the real love, it gives second chances. Tao. Kaya mga kapatid, sana sa papatuloy natin pagdiriwang ng araw ng mga puso, makita natin ang tunay na pag-ibig is concerned. Saan? Sa mga bagay na dakilang kaloob ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. And that is the greatest gift, love, that anyone can possess. Tandaan po natin ito, mga kaibigan.
No one can find God without love. Hindi natin masusumpungan, hindi natin mararanasan ang Diyos kapag wala tayong pag-ibig. Kaya ngayong umaga po, in our daily grace, sa paglilingkod pong ito, nais ko pong ipaabot sa inyo na ang tunay pong pag-ibig, ito'y atin pong maipapakita, ito'y atin pong maipapadama kung ating higit na naranasan at tunay naranasan ang dakilang pag-ibig ng Panginoon. At nararanasan natin ang amazing result of God's love, which is the grace of God, na atin pong makikita at madadama sa ating pong buhay. Mga kaibigan at kapwa ko nagmamahal sa Panginoon, as you celebrate this month of love with your family and with your loved ones, I pray that God's abounding love and amazing love will pour out sa buhay niyo po. Itong aking dalangin ng Panginoon na siyang pinagmumulan dakilang pag-ibig, ang siyang mag-ingat ang iyong puso, i-bind ng Lord ang ating family na kanya pong amazing love, which is the greatest of all gifts na kanyang pinapagkaloob po sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakila at napakabuting Diyos, maraming maraming salamat po ngayong umaga sa pagkakataong ipinagalob niyo sa amin na aming maranas at maunawaan ang kadakilaan ng iyong pag-ibig. Salamat! Thank you, Lord, for giving us this great gift, which is love. At ito ay amin pong mararanasan. Unang-una, ito ay galing sa iyo. At Panginoon, tulungan mo kami na amin pong maipakita at maipadama ang tunay na pagmamahal sa mga taong nangailangan nito. Kung paano mo kaming minahal, ganun namin mahalin ang aming kapwa. Salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa, mga kaibigan at mga kapatiran namin na nagdiriwang po ng mga araw ng araw ng puso, kasama po ang kanila pong mamahal sa buhay. Nawa maranasan nila ang pag-ibig at pagmamahal mo na iyong ipinadama sa amin na walang kapantay, na nagdadala sa amin sa isang antas ng buhay na nararanasan ng pag-ibig, nararanasan ng kalinga mo, nararanasan ng kagalakan mo, nararanasan ng kaaliwan mo, at higit sa lahat, aming nararanasan ang kasaganaan na bunga ng iyong kahabagan sa amin. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. And all God's people says, Amen and Amen. Mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ang pagpapal ng Panginoon ay inyong pong laging maranasan. Muli, maligayang araw at buwan ng puso. God bless you at ang Panginoon nawa ay huwag kayong pagkulangin sa lahat ng inyong mga pangailangan. God bless you and more graces. Bye-bye and God bless.